pakikinggan ang boses ng mamamayan. Hihimayin ang mga paksa ng lipunan. Pag-uusapan ang mga isyu ng pamayanan. Ating dadamhin ang bawa. Pintig ng bayan. Kasama sina Johnson Manaba, at Joyce Balancho. Kaisa ka sa makabuluhang talakayan. Ito ang Pintig ng Bayan. Magandang Tuesday, mga kaserbisyo. Kumusta na ho kayo ngayong araw na ito ng June 18, 2024? Samahan po ninyo kaming muli hanggang alas 10:30 po tayo na ngayong umaga. Baka kasama ho natin ang nag-iisang punong mahistrado ng Bicol. Ay, maraming salamat. Magandang umaga, Daddy Johnson. At sa lahat ng ating mga kaserbisyo, punong maestrado po, pansamantalang humahalili kay Miss Joyce Balancho. Good morning! Ay, labada lang ho si Joyce ngayon at hindi rin natuyo kahapon. So, itutuloy lang ho ngayon. Hindi kasi pinipigaan ng maayos, kaya hindi matumaba tuloy ito. Samahan nyo kami, ahintayin po namin na inyong mga opinion of the day. Ngayong araw po na ito, sabi ho din sa pag-aaral ng Reuters Bere. Abay, dumarami raw ho ng dumarami ang bilan ng mga Pilipinong nawawala na ng interes sa mga balita. Alam mo, partner, batay sa digital news report ng Reuters Institute, 46% ng mga Pinoy ang nagsabi na very interested sa mga balita na mas mababa kumpara sa 52% noong 2023. Ibig from 52% to 46. Down to 46%. Andai kasing ano ngayon? Andai kasing umaagaw ng interest ng mga kababayan natin ngayon. Nandyan ang social media. Nandyan ang panunood ng kung ano-anong palabas sa online. O kaya dati, di ba, ang focus lang dati ay balita sa radyo, balita sa TV, tapos basa ng dyaryo. Ngayon, may nagbabasa pa ba ng dyaryo? Meron pa. Meron pa naman. Ako, bihira na ako makakita ng mga newsstand. Yung, alim, nakalatag yung ubod ng dami ng dyaryo. Dati, ang dami nun. Diyan sa kanto ng Quezon Avenue, sa mga kalye malapit sa mga opisina. Ngayon, meron mangilan-ngilan, pero hindi ganun karami. Kaya natututo na din yung traditional media, yung print, yung radio, and yung TV na mag-evolve. Like for example, yung print, bukod sa meron pa din silang ini-imprinta na mga dyaryo, mga broadsheets natin na nakikita natin doon sa mga newsstand, ay nag-evolve sila, nagkakaroon sila ng mga online, di ba? May mga online subscription, yes. Di ba? Mga exclusive na mga mga article na doon lang sa mga app nila mababasa. In fairness sa mga media outfit po ngayon, ang mga media entity po ang nag-a-adjust. Kung nasaan ang kanilang audience, doon pumupunta. Halimbawa, ang ABS-CBN, ang netizen ay nasa social media ngayon o gumawa ng patrol ng Pilipino. Di nakakapag-balita pa rin tayo, updated pa rin sila. Pero kung titingnan ninyo yung pag-aaral ng Reuters, 46% daw ho doon sa mga na-survey, doon sa kanilang annual digital news, ay wala ng interest sa balita. O baka may interest pero maikli lang yung attention span. Totoo rin naman yan. Diba? Kaya ang mga balita ngayon, pansinin po ninyo sa social media, hindi apakahahaba. Oo, kahit sa mga newscast po ngayon, hindi apakahahaba. Oo. Or merong mga platforms, may mga social media platforms na okay sa kanila yung medyo mahaba. Kasi yun naman yung room, kung baga may mga advertisements, di ba? Yung mga non-skip, skippable ads. Pero meron talagang mga social media app, like ito, ha, sinasabi nila na mas marami yung nagtutungo sa TikTok at doon kumukuha ng impormasyon. Mga short form videos. Yun nga lang kasi hindi naman lahat ng nasa social media ngayon, sa TikTok, Instagram, and Facebook, ay totoo. Ito na po, mga kaserbisyo, ang ika-apat na sunod na taong pagbagsak ng news interest sa Pilipinas mula nang isama sa digital news report ang bansa noong 2020. Partner, 47% ng mga Pilipino ang nagsabi na umiiwas ng makabasa o makarinig ng balita, at lumalabas din sa survey ng Reuters Institute na mas pinapaboran ng nakararaming Pilipino ang pagkuha ng balita sa video sharing app o yung nabanggit kong TikTok kumpara sa Facebook at sa iba pang social media
At base sa survey po, mas pinapaboran ng publiko ang short news videos kumpara sa mainstream media at journalists sa mga social media platform kontra sa mga na-survey sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapaw. Yun naman ang maganda. Mm-hmm. Ayaw nung mga na-survey ng AI. Yung pong survey na yan ay isinagawa at ang kanila hong na-survey online ay nasa 94,000 mahigit na mga adults across 47 media markets. Isinagawa po yan late January to early February. Ikaw ba, partner, na iisip mo kung paano mo mas maa-attract sa mga ginagawa mong storya yung all across the generation, senior citizens, yung mga kaedaran natin, tapos yung millennial, tapos yung mga Gen Z, at saka yung alpha? Eh di yung maintindihan nila kung ano yung salitang ginagamit nila. Kung Gen Z, di medyo bagits-bagits ang gagamitin mong lingguwahe para magets nila. Ang maganda sa iyo, partner, meron kang, kunyari, sa TV Patrol, meron kang straight news, tapos gumagawa kayo ng version ng Patrol ng Pilipino na capture nyo yung Gen Z tsaka yung mga alpha. Sa Patrol ng Pilipino, mga bagets ang audience dyan. Mm-mm. Pagka TV Patrol, syempre, may bagets din naman, pero karamihan ay yung mga nasa... Yung mga sanay sa traditional media. Mm-mm. So yan. Pero dun ho sa sentro ang ating opinion of the day ngayong araw po na ito ng Tuesday, ha. Padala po ninyo inyong mga opinion sa mga mahilig ho sa balita. Meron talagang taong mahilig sa balita pero meron namang napipilitan lang na makinig sa balita dahil kailangan. Oo. Yun talaga ang ano, yun talaga ang... Di ba naalala mo, Jonathan, yung one time na minasita sa EDSA bus carousel? Sabi nung nasitang motorista sabi nung sumitang enforcer, hindi ho ba kayo nanonood ng balita? Mm-mm. Sabi nung nasita, hindi ko naman ika-obligasyong manood ng balita. Hindi ako nanonood ng balita. So, pero hindi alibay yon, hindi dahilan yon para hindi ka sumunod sa traffic rules and regulation. So kahit, yun nga ang sinasabi ko lagi na gusto sa ayaw nyo yung balita, kailangan nyong marinig dahil alam po natin na makakaapekto po yan sa buong mag-araw nito. Buong araw po. Sabi nga ng mga abogado, di ba nila Attorney Terry, ignorance of the law excuses no one. Kasi hindi ko po alam, hindi pwede yun. Yes. Sige. Sali ho kayo, ha, padala ninyo inyong mga opinion of the day. Anong masasabi ho ninyo din sa survey, nawawala na raw ho ng interes sa balita ang mga Pinoy? Nakakalungkot din, no? Ibig sabihin mo, wawalan tayong trabaho? Hindi naman. Mag-evolve tayo. Magti-TikTok po kami. Salamin. Ganun tayo. Sayang hindi naibuto ni Dire. Mga kaservisyo, padala po ninyo ang inyong mga mensahe sa aming OOTD, sa ating OOTD ngayong araw, sa Viber number na 0919-278-3000 o kaya po maging live chatter sa aming at Teleradio Servicio YouTube channel. Oy, mamaya pag-uusapan din natin, nakalinya po sa atin ang National Movement for Free Elections o ang NAMFREL. Meron na ho silang isinasagawa mga training. Aba, baka kala ho ninyo malayo pa ang 2025 midterm elections. Malapit na ho yun. Oo. Ang filing ng Certificate October of Candidacy ay October 1 to 8. Na ngayon? Ano na? July na. O, di ba last 2 months ago, ang sabi ng NAMFREL, dapat meron ng kumbaga code of conduct para sa paggamit ng artificial intelligence ang Commission on Elections para at least mas maaga, mas mapag-aralan ng ating mga magiging kandidato yung code of conduct na bubuuin. Kasi mukhang ano din, ha? Papakinabangan ng mga kakandidato talaga yung Totoo AI yan. Na yan. Sigurado hong sasamantalahin ng mga kandidato ngayon ang social media platforms at ang paggamit po ng artificial intelligence. Dyan po papasok ang role ng NAMFREL para humagbantay, magbigay ng information at syempre turuan ng mga butante ho sa tamang kaalaman sa pagpili ng kandidato at pagkilatis ng mga magpaparamdam ho sa kanila for the 2025 midterm elections. Mamaya, makakausap din ho natin, di ba? Maalala na napapansin po ninyo, tag-ulan ngayon eh. Hindi, mainit eh. Tag-ulan ngayon. Mainit eh. Ayun ang sinasabi po ng PAGASA. Nagdeklara po sila ng tag-ulan, pero bakit maraming mga araw pa rin ang ubod ng init? Kita mo na ako. Mainit nga. Pero tag-ulan. Mainit nga. Mamaya, papaliwanag po ng PAGASA sa atin yan. Bakit nga ho ba ganun? Meron ng declaration ng tag-ulan, pero napaka-init pa rin ng panahon. Maalinsangan pa rin ng maraming maghapon, kahit na gabi kung minsan, maalinsangan pa rin. Pero ang sabi ng PAGASA, tinanong ko yung PAGASA, so kailan po inaasahan yung mga pagbuhos ng ulan? Usually daw, madaling araw tsaka gabi. Hapon. O kaya hapon.
So ibig sabihin yung papasok ng alas 7 ng umaga ng mga government employees sa Metro Manila, aabutin ng ulan, mga bibiyasa na mga alas 4 ganyan. O pagkapos pag-uwi na naman, sakto, ang no? Traffic, ulan, tapos may strike pa. Teka, sa oras po muna nating 9:17 habang hinihintay po natin na inyong mga opinion of the day ha, ito po muna ang mga balita. Sa mga mahilig sa balita dyan, ito na mga balitang hatid na ating makasamahan sa labas ng himpilan. Panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na nag-resupply mission sa Ayungin Shoal, maring kinundi na ng iba't ibang bansa. Detalya ng balitang yan mula kay Christian Yosores. Christian, ikwento mo. Ikinabahala ng iba't ibang bansa ang panibagong insidente ng pangaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagatid ng supply sa mga tropa ng pamahalaan sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni German Ambassador to the Philippines Andreas Fafernosk na seryoso nababahala ang Berlin sa delikadong aksyon ng China. Muling nanawagan ang Germany sa mapayapang resolusyon at pagrespeto sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling ng pamawor sa Pilipinas. Kinundi na naman ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman ang pagiging agresibo ng mga barko ng China na nakasisira sa kaayusan, seguridad at kasaganaan sa Indo-Pacific region. Mari namang tinutulan ng European Union ang mga pananakot sa South China Sea at nabahala sa idinulot na pinsara sa mga barko ng Pilipinas ng insidente. Nagpaabot ng suporta si EU Ambassador Luke Veron sa pagpapatupad ng international law at mapayapang resolusyon sa issue. Nanindigan naman ang suporta sa alyansa sa Pilipinas si US Ambassador Mary Kay Carlson at iginiit ang bukas at malayang paglalayag sa Indo-Pacific. Kinukundera rin anya ng Estados Unidos ang mga aksyon ng Beijing, habang iginiit na Japanese Ambassador Kazuya Endo ang suporta at maikapagtulungan sa Pilipinas at iba pang kakaalyansang bansa para sa pagpapanatili ng mapayapang international order na nakabatay sa rule of law. Isang sundalo ang nasugatan matapos magkabanggaan ng barko ng Pilipinas at China malapit sa Ayungin Shoal kahapon habang nasa gitna ng resupply mission ang tropa ng pamahalaan. Christian Yosores para sa Teleradio Serbisyo. Maraming salamat, Christian! Nagpalabas po ng pastoral letter ang isang arsobispo para ipanawagan nga pong tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo o yung mga internet gaming licensee sa ating bansa. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Pamela Vasquez. Pam! Una umano para wakasan o pigilan ang pag-ooperate ng mga pogo sa bansa. Yan ang naging payag ni Archbishop Socrates Villegas dahil sa masamang epekto nito sa bansa. Ani Villegas, mas nananaig na ang kapahamakang dulot nito kaysa sa umano yung mga ipinangakong benepisyo nito sa ekonomiya ng bansa. Maliban nga sa negatibong epekto ng pagsusugal ay ilang beses na rin naiugnay ang mga pogo sa pagdami ng mga krimen gaya ng korupsyon at human trafficking. Ang mga ulat din daw na nasa hanggang 300 mga pogo ang nag-ooperate sa bansa ng walang lisensya kumpara sa 46 na legal operators at ang pag-raid sa mga illegal na pogo sa Tarlac at Pampanga ay patunay lamang umano na dapat nang tuluyang itigil ang mga pogo sa bansa. Pamela Vasquez para sa Teleradio Serbisyo. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Thank you, Pam. Thank you, Christian. Teleradio Serbisyo. Report! Report! Radyo sa Istreta. Tuloy-tuloy ho tayo sa Pintig ng Bayan. Hanggang 10:30 po tayo ng umagat. Nasa linya po natin ang National Chairman ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, si Sir Lito Averia. Ugnay po ng kanilang pagsisimula ng training para sa mga kabataang magbabantay sa 2025 midterm elections. Sir Lito, magandang morning. Si Johnson and Jonathan sa Teleradio Serbisyo. Good morning po. Good morning, sir. Magandang umaga, Johnson and Jonathan. Opo, mukhang kayo po'y pagod na pagod para sa ginagawa po ninyong training sa NAMFREL. Nag-umpisa pa lamang yan, hindi pa yan yung kasagsagan. Opo. Sir, ilang taon po yung mga kinukuha po ninyo para maging volunteer po ng NAMFREL? Yung pwedeng i-deploy sa field, no, minimum niyan 18 years old. So 18 years old and above. Kapag below 18 years old, 15 to 18, sa operation center lang sila.
So ibig sabihin, saklaw po nito yung mga senior high school na gusto maging volunteer po ng NAMPREL. Ano po sistema? Paano po ninyo sila training? Anong kumbaga laman nung kanilang pagsasanay? Well, yung unang-una, no, yung sa training namin, is binibigyan namin sila ng briefing tungkol dun sa mga batas, tungkol sa palalam. Pagkatapos, meron kami tinatawag namin yung observation forms. Tinuturoan din namin sila mag-fill up noon. Nagbibigay kami ng mga example ng mga sitwasyon na pwedeng mangyari sa polling precincts, so kung saan bumoboto ang mga tao. At kung ano yung observation nila, itatala nila doon sa observation forms. Mm-hmm. Ngayon ba, Sir Lito, ilan ho ba ang active volunteers ng NAMPREL? Kung para sa 2025, wala pa kaming estimate. Depende yan. No? Katulad kasi nung 2022 elections, maraming nagpartisan na volunteers. So sabi namin, wag na muna. Sa 2025, siyempre, naghihikayat kami ngayon sa mga nakikipag-ugnayan kami sa mga eskwelahan at yung iba't ibang mga organisasyon. No, tulad ng ginagawa namin ng mga nakaraang alalan. Mm-hmm. At sino ang mga qualified na maging volunteer sa NAMPREL? Basta yung minimum age ay 18 years old, tapos dapat non-partisan. Ibig mm-hmm. sabihin, walang kinikiling ang partido o political party, no? O kandidato. Oo, pero paano po ninyo, Sir Lito, sinusuri yan na non-partisan yung inyong volunteer? May ini-interview yan, ano, yung mga volunteers para malaman namin kung sila ay may kinikiling ang partido o di kaya ay kandidato. So, tsaka yung ang mga volunteers namin, lalo na yung mga nasa probinsya, sa iba't ibang chapters yan. So, mas kilala ng mga chapter chairman namin, syempre, yung mga tao doon sa kanilang lugar na nagnanais mong mag-volunteer sa NAMPREL. So, sila ang sumasala kung sino yung pwedeng maging volunteer para sa kanilang chapter. Opo. Mm-hmm. Sir Lito, meron din ho ba kayong magiging pagkakataon na kumbaga gagamit po kayo or papahiramin po kayo ng COMELEC ng itong automated counting machine o yung ACM para po actual na makita po ng mga volunteers po ninyo kung paano yan nagiging proseso kasi baka theoretical po yung nangyayari po ngayon? Sa ngayon, theoretical. Nakipag-ugnayan naman kami sa COMELEC tuwing eleksyon para makahiram kami ng mga makina at maipakita sa mga volunteers kung paano nangyayari doon sa proseso gamit ang makina. Mm-hmm. Sir Lito, anong nakikita niyong challenge ngayon? Kasi mas makabago ho ngayon ang paraan ng magiging proseso ng halalan. Meron hong tinatawag pa ngayon na artificial intelligence at kayo pala yung nagkaroon ng AI debates. Anong nakikita ninyong malaking hamon para sa inyong mga magiging volunteers sa 2025 midterm elections? Well, ang naging hamon naman, nakita rin naman natin ng mga nakaraang halalan, lalo na ng 2022, ay yung mga fake news. No? Yung mga fake news na yan, pwedeng i-generate yan ng artificial intelligence, lalo na yung tinatawag na deepfake. No? Apo. Maalala nyo na mga 6 weeks ago yata, may lumabas na deepfake audio ng presidente na tila inuutusan niya ang ating sandatahang lakas na umaksyon ukol dun sa West Philippine Sea. No? So yung mga ganong sitwasyon na nakakabahala. Mm-hmm. Ngayon, mahirap din na sa maikling panahon na turuan ng ating mga volunteers kung paano nila may ispat no? O matutukoy yung mga deepfakes at saka fake news. Okay? Apo. So tapos two weeks ago nagsabi si Chairman George Garcia ng COMELEC na nais niyang ipaban no ang paggamit ng AI at saka ng deepfake. Okay? Ang tanong diyan ay paano? Enforcement paano mo monitor ng COMELEC yan. Kaya ang panukala namin ay
maglabas ng code of conduct for the use of AI in our elections, no? Magkakaroon kami ng sa isang linggo, magkakaroon kami ng roundtable discussion to come up with a code of conduct na ipapanukala naman namin sa komisyon na gawin ito, i-adapt nila as a resolution para mabigyan ng giya yung tinatawag natin mga election stakeholders. Kasama na rito yung mga political parties and candidates, mga botante, mga election monitoring organizations na tulad namin, mga civil society organizations na naglalayon ng election reforms, at yung iba pang stakeholders, no, na kailangan malaman nila yung guidelines. Ngayon, yung, kasi mahirap talaga kung i-ban mo yan, magkaroon ka ng ban, pa ang question dyan is ano, paano ang enforcement. Apo, pero meron na po ba, like for example, kayo po sa NAMFREL, meron na kayong naka-ready, naka-prepare na code of conduct na iaabot nyo na lang sa COMELEC at titingnan nila kung pasok din doon sa plano po nila? At ano ang highlight niyan? Well, yung naghahanda, hinahanda na namin yung draft, ano, na i-discuss nga namin next week. No, nag-imbita kami ng mga experts sa artificial intelligence at yung mga election experts para mag-usap kung paano i-handle na yan. Nakadraft na siya, no? Ang kailangan lamang ay gawin namin formang COMELEC resolution. Apo. Okay? At isusumitin namin sa COMELEC for consideration. Sa pagkakaalam ko, ay sumulat na si Chairman George sa COMELEC and Bank, yun nga, na magpasa ng resolution banning, no, yung AI at saka deepfakes. Ang problema diyan, eh, pag nag-ban ka, hahanap at hahanas ng ibang paraan. Mm-hmm. No? Yung mga may layon na, you know, for malicious use o yung abuse ng AI para mag-generate ng mga fake news at saka deepfakes. So, apo, again, we go into enforcement. Paano i-enforce ng COMELEC? May kakayanan ba ang COMELEC sa enforcement ng ban na yun? Apo. Diba? So, ibig sabihin, Sir Lito, para wala na tayong, di na tayong mahirapan sa enforcement kasi abala po kayo sa NAMFREL, yung iba pong mga counterparts ninyo, abala din yung COMELEC. So, ang panawagan talaga ng NAMFREL ay total ban sa paggamit ng artificial intelligence. Hindi total ban. It's not a ban. May magbibigay ng giya pa paano gamitin at saan magagamit. Mm-hmm. Katulad niyan, ang ibang highlights dyan, halimbawa, politiko ka, no, na tumatakbo, gagawa ka ng iyong political advertisement o di kaya yung campaign materials mo. No? Pwede mong gamitin ng AI. Pero ideklara mo sa publiko na yung material na yun ay ginamita. Yes, AI generated siya. No? Ipagbawal din yung paggamit ng o yung paggawa ng mga deepfakes at saka ano. So, kumbaga, ethical use ng AI, no? Ano ba yung dapat gawin at ano ba yung pwedeng ano, hindi pwedeng gawin? Eh kung regulation lang pala, Sir Lito, hindi kaya medyo nagagahol na po tayo ng oras kasi July na po sa mga susunod na linggo. Tapos, comes October, filing of COC na. Hindi kaya mahuli pa? Hindi naman. Ang kailangan lamang dyan, ay gawin natin kailangan i-promote natin, ano? Kasi meron naman kami mga social media channels, no, na pwedeng gamitin. At isa pa, makikipag-ugnayan kami sa iba't ibang election monitoring organizations, no? At saka yung mga ibang organisasyon, no, lalo na sa media. Halimbawa, para i-promote nga itong code of conduct. Mm-hmm. Sir Lito, pinapatanong lang ni Kuya Jun Samson, saan daw po pwedeng mag-inquire yung mga gustong maging volunteer ng NAMFREL? You go to our website, nandun yung mga numbers na pwedeng tawagan, pwede rin mag-email doon, nandun din yung mga email address nasa website namin. All right. Sige po, Sir Lito, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga ho and good luck sa inyong grupo sa NAMFREL at pag-imbita ng mga bagong volunteers para sa 2025 midterm elections. Ingat po kayo. Okay. Salamat sa pagkakataon. Thank you ho. Si Ginoong Lito Averia, ang National Chairman ng National Citizens Movement for Free Elections.
Radyo sa Istreta. Sana wag magkaroon ng aberiya ang kanilang ano, training. Hanggang nandiyan naman siguro si Lito, hindi naman magkaka-aberiya yan. Oo. Sigurado yan. Good luck, Sir Lito. Ha? Pero iba kasi ngayon ang election. And sa dami po ng pwedeng gamiting technology, una para sa pangangampanya, sa information dissemination, eh baka naman yung ating mga kababayan na hindi naman lahat ay maalam kung ano ang AI, ano ang deepfake. Eh yun, diba? yun ngang picture ng lola mo eh. Panahon pa ni Mahomay na ginagamit na picture sa kampanyan, hanggang ngayon yung pa rin ang ginagamit. Uy, may mga ano ngayon, di ba? May mga AI ngayon na ginagamit na yung picture mo na 2x2, tapos pwede mong padilatin, pwede mong pasayawin, tapos pakantahin, di ba? Picture na lang, 2x2 na AI. Ay, nako. Lalo kung halimbawa, doon na lang sa pagiging transparent sa kung sino siya, kung ano ang tunay na itsura niya sa panahong ito. Eh, ang ginagamit ng picture ay yung unang panahon na kumandidato pa siya eh. Hanggang ngayon ay yung pa rin. Ay, kung yung picture pa lang po nila ay AI-generated, ay, nako, wag na po kayong maniwala sa mga kandidatong ganun. Kasi lulukohin ko yun nun. Sigurado yan. Sali ho kayo ha sa ating opinion of the day. Doon ho tayo sa issue ng maraming narahong mga Pilipino ngayon ang medyo nawawala ng interes sa mga balita. Padala po ninyo inyong mga opinion sa 0919-278-3000 at magkomento sa ating YouTube channel at Dela Radio Serbisyo. Anong masasabi ninyo sa survey? Nawawala na po ng interes sa mga balita ang mga Pilipino. Oras muna natin, Jonathan! 9:34 na po ng umaga! Sandali lang, babalik ko kami sa marami pang mga balita. Radyo sa Isleta. Para sa mas malawak na pananaw, damhin ang Pintig ng Bayan! Mas malinaw ang usapan kung dinig ang Pintig ng Bayan! Radyo sa Istreta! Maglulunsad daw ho ang Department of Education ng bagong learning model para ho sa mental health na ating mga estudyante. Tinitingnan ho ng Department of Education ang pagpapabuti pa ng mental health programs sa ilalim ng K-12 curriculum sa pamamagitan ng pagsasama ng learning model on emotional and social competencies ng mga Pinoy na estudyante na kinakailangan daw bago sila isabak sa trabaho. Ang lalim, no? Kasi paano kaya madadigest ng mga estudyante? Oo nga. Sa bagay, ang daing siguro pinagdadaanan din ng estudyante ngayon bukod dun sa subjects na kinakailangan aralin, baka mayroong iba pang challenge ang estudyante. Yung mental health ba? Baka hindi nabibigyan ng pansin. Pero hindi naman sa ayaw natin yun. Pero di ba, I mean, yung senior high school nga, yung curriculum dun, di pa maaayos eh. Tapos meron na naman ganito. So, dadagdag pa? Baka pwedeng habang inaayos natin yung sa senior high school, ay i-incorporate na natin itong bagong learning model para daw mapaayos o maprotektahan yung mental health ng ating mga kababayan. Ang tawag daw ho dyan ay yung The Filipino Social and Emotional Learning Competency o yung Cell Competency Framework, modelo ho na dinevelop ng Child Fund Philippines. Alamin nga ho natin ang reaksyon dyan ng Teachers Dignity Coalition. Nasa linya po natin si Teacher Benjo Basas, ang National Chairperson ng TDC. Teacher Benjo, magandang morning. Si Johnson and Jonathan sa Teleradyo Serbisyo. Good morning po. Good morning, Teacher Benjo. Nakapagbakasyon ka na ba? Kalahating buwan na ng bakasyon po ng mga guro ah. Teacher Benjo, baka nasa... Apo. Teacher Benjo, yes, po. Baka... Po. Opo, kayo po ba'y nakapagpahinga ng maayos? Ilang linggo, dalawang linggo na lang po ay back to school na. Wala rin eh. No? Nauubos din sa trabaho eh. Although, in fairness naman sa DepEd, so far po, no? May mga ulat na natatanggal, may nagkatrabaho pa, pero mostly naman ay hindi. Dahil ninomonitor din namin at sinusumbong yung mga nagpapatrabaho. Teacher Benjo, yun ho bang usapin ng Filipino Social and Emotional Learning Competency Framework na cascade na ho sa mga inyo, sa mga guro po ninyo? Parang hindi pa po, no? Hindi pa naibababa po ito.
So far, no, kasi ang pinag-usapan pa lang nung mga huli ay yung tungkol pa lang dun sa curriculum. Pero mukhang bago pa lang ito eh. No? Opo, opo. So, itong mental health na na plana ito ng best. Sa inyong observation, Teacher Benjo, bilang kayo na may teacher talaga, sa klase po ninyo, sa tingin ninyo may pangangailangan ba talaga para isama na ho itong mental health issues na mga estudyante? Siguro baka pati guru eh, ano? Ayan, generally, kailangan naman po talaga natin ito. Hindi naman natin maaaring iiwalay po ito. No? Especially ngayon, ano? Lalo na nung pagpasok ng mga nakalipas sa taon ng pandemic, no? Marami talagang, meron talaga tayong mga pangangailangan, no? Para dito. Although it could be presented in such another way po na medyo hindi naman ang dating ay mental health, no, kasi medyo may iba tayong may stigma eh, no, dun sa mental health, no? Although talaga naman kailangan natin po ito, no. Tama po kayo, no, Sir Johnson, hindi lang yung ating mga bata, no, pati yung mga school personnel, no, even na our teachers, no? Kasi kung matatandaan mo, yun nga yung aming i-raise nung nakaraan eh, di ba? Kasi parang lahat ay sinasabi ng DepEd, yung mga bata, no? Pero yung mga nangangalaga, supposedly, sa mga bata, ay wala silang, hindi masyadong gano'n, no? Yung pagbibigay ng paglalaan ng attention, of course, yung mga teacher natin. Apo, Teacher Benjo. So, mukhang kailangan po. Apo, Teacher Benjo. Yes, ano ba ang existing setup sa mental health programs ng DepEd ninyo po na mga guro, sa mga estudyante under K-12 curriculum? Ah, well, hindi naman siya talaga papasok, no, doon sa curriculum, no. Maliban, no, of course, no, doon sa curriculum natin, meron tayong pag curriculum, syempre, mostly content siya, no. So, meron tayong edukasyon sa pagpapakatao, no, yung ESP, no. Na ngayong papasok na matatag naman ay either way, no, pwedeng ESP pa rin yan or pwedeng GMRC, no, sa lower grade. No? Parang doon lang siya pumapasok. No? And of course, yung supposedly, no, meron tayong mga psychosocial programs eh, no, na hindi naman po natin nagagawa ng, unfortunately, hindi natin nagagawa ng mabuti. Kasi ang pinakamalaking challenge talaga sa DepEd ngayon, no, Sir Jonathan, ay yung kawalan, no, natin ng mga competent guidance counselors. I would say, no, wala po talaga tayo. Ilan lamang po ang registered guidance counselors, no, in violation of the guidance and counseling law, no. Saan sinasabi eh dapat, no, in every 500 na bata dapat meron tayong at least no na registered guidance counselor, no. Ang problema natin, no, sa Pilipinas, no, sa public school system natin at sa compensation, ano, and position classification system natin sa gobyerno, yung mga RGC, yung mga RGC sa registered guidance counselors, no, ang qualification niyan para pumasok na guidance counselor sa DepEd ay katulad ng qualification ng master teacher. So dapat tapos sila ng master of studies nila, no. Pero ang kanilang sweldo, ang kanilang position, no, yung kanilang pinatawag na salary grade is entry for the NK level. Oh, oh. Diba? Kaya po, this is a manifestation. Kung binapanggit ng DepEd dito that there is a need, no, now, no, for a comprehensive mental health program, no, under this. No, kita ninyo, no, ito nga, medyo malukot ito, so isingit ko lang, diba? This is done, no, in partnership with an NGO, with a non-government organization, and the studies, no, were actually based or modeled, no, doon po sa mga international din. Apo. So hindi pa talaga, no, dito sa atin, no, sa local, no, na setup. So yun yung problema natin. The challenge is we do not have a professional, no, guidance counselors or registered guidance counselors, no, para bantayan, no, para to take care, no, of the mental health matters, no, of our schools, children, okay, no, and teachers alike. Teacher Benjo, dun ho sa isinusulong na ito na self-competency framework, ang sabi ho ni Marlene Floresca, yun hong education specialist po ng Child Fund, kabilang daw ho dun sa sasaklawin, ng competencies framework na yan, ay yung pagkilala sa sarili,
pamamahala sa sarili, pagiging responsable, pagsisika, pakikisama, and etc., pati pagmamalasakit. Sa ngayon, hubay, walang subject sa eskwela na naituturo ho yung ganong mga kaalaman sa estudyante under the K-12 program? Well, as I have mentioned po, no, meron tayong edukasyon sa pagpapahalaga, yeah, pumapasok po yan. Ano po? Doon sa mula maliit, mula bata, primary up to junior high school, no? Senior high school, meron tayong pagtalakay ng Filipino psychology, no? Mm-hmm. Papasok yan, no? Yung pagpapakatao, pakikisama, etc. Mamalasakit. So, meron, no? Pero limited, no? And, ito, no? Hindi po namin ito sinasabi, Sir Johnson, na pangit itong pag-aaral na ito or whatever, no? What we are saying is, kailangan natin talaga itong subukan, kailangan natin tignan, no? Kami naman ay hindi naman kami skeptics dito, no? Tignan natin, no? Baka naman ito, no? Since ito ay may tutok, no? Since ito ay galing sa perhaps, no? Latest studies, no? So, baka naman makatulong, no? Especially, no, dito ngayon, lalo na nagbabago tayo, no? Tumatawid tayo, no? Doon sa matatag curriculum, no? Especially lower grade. Apo, no? Sir, doon sa primary, no? Up to grade 10, no? Or junior high school. Apo, no? Sir Benjo. Junior high school, wala pa naman po. Apo. Ongoing pa yung review of senior high school curriculum natin. Teacher Benjo, based po doon sa sinasabi po ninyo, kahit pa magkaroon tayo ng improvement, maglunsad po tayo ng bagong learning model para mapangalagaan ang mental health ng ating mga estudyante, kung hindi po tayo maglalagay ng mga appropriate professionals, ay hindi at hindi pa din kahit gaano kaganda yung ilalatag nilang social and emotional learning, ha, na para sa ating mga estudyante, wala pa rin pagkulang po tayo ng mga competent na mga guidance counselor bawat paaralan. Yes, no, actually yes, no, yan yung problema natin, na in fact yung mga ating mga registered guidance counselors, no, na pumasok sa DepEd, binabago nila yung kanilang position, kumukuha sila ng teaching certificate, no, para maging teacher sila, kasi at least pag teacher, no, pwede silang ma-promote, no? Pwede silang maging master teacher. Diba? At yung master teacher is salary grade 18, no? Ang position po yan. Ang teacher 1 is salary grade and guidance counselor 1, no? In the Department of Education, no? Parehong salary grade 11 lang yan, no? So medyo may issue dito talaga, no? ng promotion, no? Ng placement, no? At ng economics, no? Kasi kung ako ay registered guidance counselor, no, I could find job, no, beyond the Department of Education, no, na magiging well paid ako. Mm-hmm. Kasi hinahanap naman talaga, no, kahit sa industry, no, sa mga kumpanya, kailangan ng mga guidance counselors, no. Apo. Lalo pa sa mga eskwelahan, especially sa DepEd, no. Kung tayo ay may mga guidance counselors, no, we could just imagine, no, we have something like, hindi mababa sa 25 million, ano, na mga bata sa public schools, no? 25 million, eh, how much guidance counselors do we need, no? With that number, sheer number of students. So marami, pero may kita ho natin, wala. Halos, no, dito sa Department of Education. Yan po yung pinagdidikdikan namin, ano? Kasi sayang ito, no? Sabi ko nga, no? Baka naman maganda ito, no? Itong study na ginawa po na ito, no? At itong program, no? Na ginawa, no? Masayang ito kung wala tayong professionals to handle and to take care of this program po. Pero maganda po sana itong bagong learning model na ito para malabanan po natin yung mga kaso ng bullying, lalo na sa mga paaralan. Tama po. Opo. Ang meron lang tayo ngayon, ano, sa bullying, meron lamang po tayo ngayon. Isang tinatanong nyo kanina, Sir Johnson, Sir Jonathan, ano ba yung existing program, no? Yeah. Ang meron po tayo ngayon, no, dyan sa Under Child Protection Policy, meron po tayong we have an existing anti-bullying law, di ba? Ang sinasabi lang dito, panlaban lang natin dito yung positive discipline, eh.
diba, na konsepto. And it's just a concept. It's not even a program, no, na meron tayong nakikita talaga na kung paano natin to ipatutupad, no, o kung ito ba institutionalized. Yun yung problema namin, ano, kasi kahit dun sa mga sinasabing child abuse cases ng mga teachers, no, na nananakit, nananilipa, naninigaw, no, nagrarant sa mga estudyante, lahat ng yan ay mga child abuse, di ba? Ang panlaban lang dito na in-offer ng DepEd ay yun lang, no, yung positive discipline approach, just an approach. It's just a concept, no. In fact, at nung sentence lang yan, no, doon sa kahaba-haba na child protection policy. Magkakaugnay po ito, kaya po nababanggit sa iba nating policies. No? Kaya obligado po, no, na palakasin natin at professionalizing guidance and counseling system po natin sa eskwela. Alright. Teacher Benjo, maraming salamat po sa oras ninyo. Maganda umaga ho and pahinga ho muna kahit malapit-lapit na uli ang balik eskwela para may energy. Thank you, Sir Johnson, sa concert. Maraming trabaho. Ang TDC, maraming pinapatrabaho sa akin. Naku, hinay-hinay, Sir Benjo, alagaan ang mental health. Thank you, Teacher Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Radyo sa Isleta. Kung ikaw ba, Jonathan, halimbawa high school or elementary, may guidance counselor kayo? Nag-ano kasi ako, may... Hanggang grade 5 kasi nasa private school ako. Oh. Tapos naniniwala ako sa magandang pagtuturo sa public school. Kaya grade 6 lumipat ako ng public school. May guidance counselor na. Yung sa private meron. Sa public school, merong guidance counselor pero teacher siya. Hindi siya professional na guidance counselor. Masabi lang na may guidance counselor. Parang dumaan siya sa training pero hindi siya yung talagang 4-year course na pinagtapusan mo talaga na guidance counseling. Nung high school expertise. Kami, naalala ko, meron kaming guidance counselor pero honestly, hindi ko alam kung siya ay talagang guidance counselor or teacher lang din na umaakto bilang guidance counselor. Parang ang meron yata sa amin yung halimbawa, pala absent ang bata, yun, ipapatawag ka sa guidance office. Yun yung, pagsasabihan, tuturuan, parang atawag yan, parang ang tawag dyan, prefect sa ibang mga school. Ganun, di ba? Yun yung ano, ang sinasabi kasi natin, para mas maging epektibo itong bagong model na gustong isulong para sa mga kabataan, sa mga estudyante, yung bagong learning model na ito, ay kailangan natin professional na mga guidance counselors talaga, psychologists, na talagang tatao sa mga eskwelahan. Hindi guro, kasi iba naman yung level ng expertise ng mga teacher. Totoo, magtuturo naman sila ng mga subject. Ito, makikidil sa emotional quotient kaya ng mga bata. Kaya kung minsan ho, ay hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon na may mga guro ho na umaakto bilang guidance counselor, baka hindi ho na ibibigay ng tama yung akmang solusyon doon sa problema ng bata. Ang nakakaano doon kasi, absorbed sila ng absorb noong mga concern ng mga bata, kawawa din yung teacher kasi wala siyang expertise din kung papaano niya tatanggapin at papaano niya din i-release yung mga ganong mga naririnig niya sa mga estudyante niya. Baka siya, pati yung mental health niya, mag-sacrifice din. Tsaka ano yun, kung halimbawa teacher ka, ang trabaho mo talaga ay pagiging teacher, dadagdag ang pagiging guidance counselor, may dagdag bang kita yon? Wala. Dagdag lang. Pasanin. Dagdag trabaho lang. Oo. Pero hindi dagdag sweldo. Wala. Diba? Kasi, ikaw, pinadala ka sa training. Pumunta ka ng Baguio. Counseling training. Libre Cebu. Lahat. Cebu. Boracay. O kaya, Siargao. Pagbalik mo. But parang bakasyonan yung pinuntahan. Ay, ganun naman talaga. Dapat kasama na din yun. May leisure ng kaunti. Oo, diba? Para maka-unwind, maka-detach ka sa stress. Kasi kailangan sa mental health. Oo. Pagbalik mo ngayon sa eskulahan mo, pasanin mo ngayon lahat yun. Kawawa naman yung teacher. Hindi, kaya nga ikaw ay pinadala para pagbalik mo, may ituturo ka sa estudyante. Tapos i-relay mo sa kapwa mo teacher. Paano ko mag-a-advise na, alam mo, okay lang yan. Kasi ang ganda-ganda sun sa Boracay. Ganun ba yun? Ewan ko lang. Kaya importante po yung mga training-training. Kung wala pa po tayong talagang tunay na guidance counselor, baka pwedeng pagtulong-tulungan. Ayun nga. Dagdagan ng pondo. Pansamantala. Huwag pansamantagal. Pansamantagal. Nasa level na tayo ng pansamantagal. Ang tagal nang hinihingi yan na magkaroon ng maayos. Nagpalit na ng iba't ibang sekretary ang Department of Education. Ang problema noon, problema pa rin hanggang ngayon. Ang daming pinabago sa mga curriculum, ganito, ganyan. Pero yung mga tao, same-same lang. Sila-sila din naman yung gagawa.
same-same lang din yung mga sweldo. Oras muna natin, mga teacher! Uy, bakasyon ngayon ni teacher. Enjoy. 9:54 na po, mga ma'am, sir! Radyo sa Istreta. Uy, mga kaserbisyo, 12 araw na lang, abay ipagdiriwang na po natin ang ating unang anibersaryo. Isang taon na tayong nagkakaisa sa pagbabalita at pagsaserbisyo at sa June 30, 2024, Linggo po yan, magsama-sama tayo sa isang araw na puno ng kasiyahan, kwentuhan at serbisyo. Ito po'y bilang pasasalamat ng Radyo sa Istrenta at ng Teleradyo Serbisyo sa inyo mga suki po naming kaserbisyo. Abangan po ang iba pang mga detalye para dito sa programang ito. At ano bang meron ka dyan, Jonathan? Ito ha, para sa mental health ng ating mga nanay, mga teacher, mga ma'am, sir, mga tatay, pwede po kayong pumunta doon dahil may libreng serbisyo po tayo. May payong legal, may aura reading. Alam mo ba yung aura? Pagka medyo social ka, aura. Aura. Oh, pag medyo... Masa-masa ng konti, aura. Datingan lang yan. Tingnan mo yung dating neto. Medyo aura, niya. Aura reading. Aura reading, gupit, at saka masahe. Pwede po kayo dyan. Magkukumpuni din po ng sapatos at bag. Meron tayo dyan. Talaga? At pet libre? Vaccine. Oo. Kaya yung bumubuka-buka kong sapatos, dadalhin ko dun. Pwede. Papalagyan ko ng shoe. Padikit. Oo. Tsaka yung bag ni Steve. Yung sa likod kasi medyo wakwak na. Pwede na natin patahi dyan. Ha? At meron din tayong pet vaccination and deworming. At syempre, libreng merienda. First come, first serve po yan, mga kaserbisyo. Kaya magkita-kita po tayo June 30 sa Market Activity Center sa Bonifacio Global City, Taguig, mula alas 10 ng umaga. I'll see you! Radyo sa Istreta. Ay mamaya ha, sa pagbabalik po natin, susubukan na ho nating makuha ang pag-asa dahil siguro importante din naman na mapaliwanagan tayong pare-pareho. Baka ang tanong ko, itanong nyo rin. Magtatalo na naman ba tayo? Oo nga. Tag-ulan eh. Bakit napaka-init eh? Mainit. Oh, hindi kaya napaaga lang ang deklarasyon ng tag-ulan. Pero kasi syempre, meron niyang mga barometro. Di ba ang sabi nila? Sa 3 araw ba o 5 araw na sunod-sunod na pag-ulan at nakuha ang 25 millimeters na dami ng ulan, ibig sabihin, tag-ulan na nga. Tag-ulan na nga din, sabi nila eh. Pero bakit, ayan oh, tinan mo, nakakasilaw yung labas. Mainit. Tag-araw nga. Tabi sa'yo eh. Mamaya, makakausap natin si Ma'am Ana Solis po. Mamaya, makakausap po natin yan. Tsaka syempre, meron ho tayong si Secretary Hans Leo Cacdacbay confirm o wala pa. Maganda sanang makahingi tayo ng update sa Department of Migrant Workers dahil meron hong Pinoy na nasawi ho sa pag-atake ng Houthi doon sa cargo ship. Iba pa to doon sa Kuwait? Iba pa na hinahanap? Di ba may hinahanap kasi na doon sa engine room? Oo, merong isa pang nawawala. Kasi kahapon may dumating na naiuwi na yung 3 bangkay. Dalawa sa Pangasinan, isa sa Batangas. Tapos meron pang isang nawawala. Yun yung hinahanap pa. Ito ba yun o iba ito? Pareho lang ba yun? Kinonfirm lang ng White House na merong namatay. Sabi kasi... Pero di pa naman kasi kinukonfirm eh. Ng DMW, hindi pa nila kinukonfirm. Mas maganda kasi nga DMW pa na magsalita operation talaga. Pa. No? Search and rescue pa din eh. Wala pa rin confirmation ng DFA. Pero ang maganda dito eh, meron naman daw sabi ang DMW, pati ang DFA at ang OWA, na merong say ang OFW o ang sinumang seaman na tumanggi kung halimbawa ang barkong kanilang sinasakyan ay dadaan sa delikadong ruta at kung halimbawa ay papayag sila, ay sure na yon na magiging double pay. Pero ang nakataya po dun ay yung kaligtasan ng kababayan nating Pilipinong dadaan sa Red Sea. Pero di ba na override na yan nung Department Order number 2 ng DMW? Na hindi na pinapayagan yung mga Pinoy kasi nagkaroon pa nga ng agreement na pwede silang na hindi sila papayagan. Oo, para agreement letter ba yun, affirmation letter na nagsasabi sila na oo, mayroong kaming barko, may mga Pinoy dito pero hindi kami dadaan sa Red Sea tsaka sa Gulf of Aden doon sa parte kung saan mayroong mga pag-atake ng mga rebelde. At dahil nga doon sa sinasabi ng high risk yung area tsaka war zone like. Pero may mga nakakalusot tulad nito. So, ibig sabihin, bawal talaga silang dumaan na doon? Bawal na.
Pinagbawalan na sila. So bakit nakakalusot? Kaya kahapon, kausap natin si DMWD Secretary Kakdak sa Kabayan. Ang sinasabi niya ay parang irerepasuhin, irereview nila yung kanilang protocols regarding dito sa yung department order na yun. Sa bagay, kung meron ngang ganyan at before yung ruling na yan, siyempre ang Pilipino gusto niya ng karagdagang kita eh. Oo naman. Oh, kung halimbawa i-take niya yung risk na sumakay pa rin sa barko na bibiyahay po sa delikadong ruta, siyempre yung kita noon ang ipadadala sa kanyang pamilya. Nga lamang, wag namang mamalasin ha. Wag namang mamalasin na maatake ng mga rebelde o ng mga terorista doon sa Red Sea na yon o sa Gulf of Aden. Wala, nasa huli ang pagsisisi eh. Oo, kasi meron na yung may department order na ang DMW na dapat yung mga licensed manning agencies ay wag na ho kayong magpapadala ng mga Pinoy at dadaan dyan sa medyong risky na lugar ng Gulf of Aden tsaka ng Red Sea. Matigas pa din, dapat medyo dapat may mga pananagutan tong mga to. Kumbaga, kung hindi sila dadaan doon, mag-iiba sila ng utang, mapapatagal, mas magastos. Delikado naman sa buhay. Yung mapapatagal naman yung uwi nyo sa pamilya nyo. Baka hindi pa kayo makauwi. Oo. Oras muna natin, Jonathan. Oras na para sa sinigang ni Daddy Johnson. Alas 10 na ng umaga. Sandali lang, babalik po kami. Radyo sa Istreta. Para sa mas malawak na pananaw, damhin ang Pintig ng Bayan! Radyo sa Istreta. Narinig po ninyo yung binasa ni Mr. La kanina. Sabi ay doble ingat daw ho mga kaserbisyo. 25 lugar pa ang posibleng makaranas ng delikadong heat index ngayong Martes. Tag-ulan. Na tag-ulan? Oo. Ba't ganun? Kasalanan to ni Ma'am Ana Lisa Solis. Uy, walang kinalaman si Ma'am Ana dyan. Nagtatrabaho lang yung... Ma'am Ana, maganda umaga ho sa inyo. Si Johnson po and Jonathan sa Teleradio Servicio. Good morning po. Ay, pipindutin pa. Sa lahat ng nanonood, nakikinig sa ating Teleradio Servicio. Ma'am Ana Lisa, good morning. Good morning, Ma'am Ana. Ba't ganun? Good morning po. Tag-ulan po tayo, pero bakit? Ang init. Yes po, tama po kayo, Sir Jonathan. So, ito po ay masasabi natin na unusual at this time of the year dahil Hunyo na, dapat kasagsagan na po tayo ng habagat at hudyat na rin po ng onset ng rainy season na inilabas ng PAGASA. Kalalabas lang din po, nag-issue tayo ng final El Nino Advisory at ang nakalagay dun po ay yung pong tinatawag nating lag impact or yung may extended na impact po ng El Nino yung nakikita natin sa ngayon. So that is why kahit po matag-ulan na, andyan yung habagat, mas weak pa po yung ating monsoon activity dahil na andito pa po tayo sa lag effect ng tinatawag nating El Nino. Kaya medyo nakakaranas pa rin po tayo ng mainit na mataas na heat index or mataas na discomfort. So actually, usual na din po yan. Kaya lang ang nangyayari, hindi lang po siya magtutuloy-tuloy kagaya nung nakaraan ng mga dry season months natin. Opo. Ito ho ba, Ma'am Ana Lisa, na unusual ikamong pangyayari po ngayon ay nangyari na din dati? Yes po, Sir Johnson. Yun nga lang po yung kapag katatapos ng El Nino at galing po tayo sa warm and dry season months. And usually, itong mga strong El Nino. So nangyayari po yan. At kasama pa dyan, Sir Johnson, yung monsoon break natin na tinatawag na usually po kapag meron tayong habagat, andyan yung mga pag-uulan. Pero may mga instances din po, may araw na talagang sisikat yung araw at medyo walang ulan except yung mga local thunderstorm activities sa bandang hapon at gabi. Opo, Ma'am Ana, ano po yung ibig sabihin nung land effect? Ibig sabihin ba yung init ay nasa kalupaan lang pero malamig na po ang dagat? Yes po, tama po kayo. Lumalamig na yung ating karagatan and so neutral condition. So ibig sabihin, bumabalik po dun sa normal yung ating karagatan. Bagamat yung lag effect po nito, syempre yung dalang hangin nito and dito sa kalupaan natin at galing po tayo sa matinding El Nino dahil strong El Nino to at yung pong tinatawag natin galing tayo sa warm and dry season month. So it would take time para po mag-adjust yung ating atmosphere dun sa nangyayaring reaksyon na pagbabago dyan sa karagatan. So hindi po yun in an instant. Kaya po usually ang tinitingnan natin ay months or weeks
bago po ito maka-fully recover back to ENSO neutral na usual yung kanyang magiging epekto sa ating klima. So yung init po na nararamdaman po natin ay hindi na galing sa direktang sikat ng araw, kundi doon sa iniihip na hangin mula sa dagat na yun yung kumbaga maalinsangan. Po, kasama na din po yung direktang init ng araw natin, dahil usually nga po kapag may habagat, meron tayong tinatawag din na mga monsoon break. So hindi po all the time na malakas yung ating habagat. So lalong-lalo po ngayon, nakikita natin medyo weak pa po yung ating habagat sa ngayon. Opo. Ma'am Ana, kanina sabi niyo meron kayong final El Nino advisory kung saan nagkaroon ng parang extension ang epekto po nito. Hindi ibig sabihin na binabawi po ninyo ang declaration ng onset ng tag-ulan. Wala pong ganun. Wala pong ganun, opo. Andiyan pa rin po, natural pa rin po na onset tayo, nagkaroon tayo ng onset ng tag-ulan at pumasok po dito sa hanging habagat season. At kasabay po niyan, yun nga po yung mas long term kasi yung sinasabi natin. And then yung habagat naman, opo. Ito yung seasonal wind shift natin, mm-hmm. Wind shift ng ating hangin. So kaya ito din yung nagbibigay po sa atin ng mga pag-uulan at moisture. So kung titingnan natin, Sir Johnson, yung ang madaming nakaka-apekto sa ating klima ngayon. So nandiyan yung lag effect ng El Nino, mm-hmm. Andiyan yung habagat, and so neutral. And then nandito tayo sa pre-developing La Nina, kung sakali pong madidevelop ang La Nina bago matapos ang taon. Mm-hmm. So napaka-chaotic ng ating atmosphere sa ngayon, actually po. Opo. Ma'am Annalisa, balikan ko lang ng mabilis ha. Siyempre, meron ho naman kayong mga sukatan, may barometro ho kayo before na inyong official declaration ng tag-ulan, di ho ba? Tama ho, ang pagkaintindi ko dati, paliwanag ni sino bang forecaster yun? Basta meron isang forecaster from PAGASA. Tama ba tatlong araw na sunod-sunod na umuulan or 5 days with 25 millimeters na dami ng ulan? Ganun po ba? Yes po, tama po kayo. So yan po ay indicator natin dun sa actually 15 istasyon ang minomonitor ng PAGASA. Mostly nandiyan po sa western section ng Luzon and western section po ng Visayas, yung Iloilo. Dahil ito po yung mga tinatawag na type 1 climate na napaka-distinct po ng wet and dry season niya. At distinct po na marami siyang ulan sa panahon ng habagat. So, yung ating onset ng rainy season coincided with habagat season. So, ibig sabihin, na-meet na po yung lahat ng requirements na yon doon, hindi nga lang dito sa Metro Manila. Kasi dito parang wala namang ganung ulan eh. Na 3 or 5 araw na sunod-sunod eh. Ay, meron po nung that time na nag-declare po tayo ng onset ng rainy season, Sir Johnson. Yung kasagsagan ng aghon. May 27 or 29 po kami formal na nagdeklara ng onset ng tag-ulan. So, ang tinitingnan po natin dito is yung penta, yung 5-day. So, nagkakaroon po ng tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. And kung sakali man po hindi nasasatisfy sa Metro Manila, mm-mm. So marami pa po tayong istasyon na minomonitor along the western section ng Luzon. Ayan. So ibig sabihin po kung more than 50% ng mga istasyon na yon na minomonitor natin, mm-mm. Yun po ay hudyat na posibleng magdeklara na tayo ng tag-ulan at papasok na rin po tayo sa habagat. Mm-hmm. So ang 1 million question po ngayon, 1 million worth na question, ay hanggang kailan natin mapararamdaman yung extended na land effect ng El Nino? So usually po tumatagal ito ng 1 to 2 months yung nakikita po natin in terms of mas mainit na temperatura, and also ito yung weaker monsoon activity na tinatawag natin, dahil ito naman po ay yung precursor naman po ng pre-developing La Nina. Dahil historically po, kapag nagkakaroon po ng pre-developing La Nina bago po matapos ang taon, yung pong habagat natin ay medyo weak ang habagat natin. Ibig sabihin po, kokonti pa yung dalang ulan, nagsisimula pa lang kasi ang ating habagat, and makikita po natin, although we predicted 1 or 2 na bagyo ngayong Hunyo, nangangalahati na po tayo, lampas na tayo sa kalahati ng Hunyo, wala pa po rin tayong bagyo ngayong Hunyo. So, yun po yung nakikita natin very unusual sa ngayon. Apo, isang tanong na lang sa akin, Ma'am Annalisa. Ano po ang maipapayo ninyo ngayon sa mga kaserbisyo po nating magsasaka? Although meron pa tayong land effect ng El Nino, pero may mga pag-uulan na, pwede na ba silang mag-araro at magtanim na?
Actually, sir, nakipag-unagyan din po tayo sa Department of Agriculture and yung mga ibang mga magsasaka po natin ay nasa land preparation na po at posibleng pwede na rin po silang mag-start, lalong-lalo na po yung mga rainbed farmers po natin dito sa western section, including yan sa may western Visayas. May mga farmers na po tayo na nagtatanim or nagkakaroon na rin po ng mga land prep dahil meron na rin po mga pag-ulan-ulan dyan sa mga lugar na yan. All right. Ma'am Annalisa, maraming salamat po sa inyo ha. Maganda umaga po and kumusta ho sa mga tagapag-asa? Good morning po. Mabuhay po kayo. Thank you. Mabuhay din po kayo si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agro-Meteorology Division. Haba, no? Oo nga. Ng DOST Pag-asa. Thank you, Ma'am Annalisa. At thank least you na, at least pati tayo nalinawan na kung bakit umulan pero mainit. Oh. At tag-ulan pero mainit. Kasi nga naman, meron 15 monitoring stations ang Pag-asa sa buong Pilipinas. Sa baka dito sa Metro Manila, wala ho tayong na-experience na tuloy-tuloy na 3 or 5 araw na pag-ulan ng may 25 millimeters na dami. Eh baka dun sa probinsya eh meron. Oo. Bottom line dito, magdala po ng pananggalang sa init o kaya sa ulan, payong. Huwag nyo lang iwawala. Oo, ayan lang. At huwag nyo naman kukunin yung payong ng iba. Hindi, kung naiwanan naman, anong gagawin mo ba? Hindi, itas nyo. Kaninong payong to? Hindi, 2 oras ka na, wala pang nagkiklaim. Punta ka. Payong legal. Oo, sa ano yan ha? Payong legal. Payong legal. Hello, attorney. Sana ho'y naliwanagan tayong pare-pare. Meron palang ganun, no? Parang na-extend ang epekto ng El Nino. Yung land effect pala niya. Ayos ha. Pero kahit pa paano ho, good news na rin sa mga magsasaka po natin na matagal na ipinapanalangin ang pagbuhos ng ulan. Mm-hmm. Sana ho'y umabot doon sa panahon na kailangan pa ng kanilang mga tanimang ulan, yung bang hindi pa pasira. Hindi ba mapipinsala na dahil sa mahabang panahon na walang ulan at medyo pahirapan ang patubig or irrigation. Ah, kaya pala meron ako nabasang news item kaninang alas 4 ng umaga no yung mga kaserbisyo natin, mga magsasaka sa Antique, binigyan ng mga palay ng Provincial Agriculture Office kasi pwede na pala silang magtanim doon sa Visayas area. Umuulan-ulan na pala. Oh, edi pwede naman. Tsaka ang importante ho sana natuto na ang mga ahensya ng gobyerno no yung bang kahit dumating ulit ang medyo matinding epekto ng El Nino, ready na tayo sa irrigation, hindi na ho yung kung kailan nandyan na ang onset ng El Nino, tsaka tayo magkukumahog na mag-prepare at para sa mga patubig, ayuda para ho sa mga magsasaka. Eh, hindi lang po yung mga ihahandaan yung taniman, kundi dapat yung mga binhi na ipinamimigay ng ating national government ng Agriculture Department, heat resistant, tapos water resistant. Kasi baka tag-ulan ngayon, baka ang binigay pa ninyo yung binhi na mas makakatagal sa init. Diba? Kasi ano pa yun, ayuda nila galing sa dahil sa epekto ng El Nino. Kaya siguro yung mga magsasaka po natin ngayon sana ho'y makabawi na ho kayo dun sa mga nawalang kita dahil po sa napakatinding epekto po ng El Nino. Paghahandaan naman po nating pare-pareho ngayon ay ang posibleng epekto ng La Nina na wag ho naman sanang ganung katindi. Sobrang ulan yun. Sobrang ulan. Sa oras natin, 10:17. Radyo sa Istreta. Meron ho tayong makakausap na isa nating kababayan mula po dyan sa Cambodia. Meron daw ho kasing pagbabawal ang pamahalaan doon para sa direct hiring. Ano ba epekto ho niyan sa ating mga kababayan na ang plano ho'y magtrabaho sa Cambodia? Ano bang mga trabahong available para sa mga Pilipino sa Cambodia? Nasa linya po natin ang presidente ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o sa MAPI, si Eric Magno. Maganda umaga po sa inyo, Sir Eric. Si Johnson and Jonathan sa Teleradio Servisyo. Good morning po. Good morning, Sir Eric. Good morning, sir. Good morning, Sir Jonathan. Sir Johnson. Si Eric po ito, pula sa Samahan. Sir Johnson, magandang umaga po sa inyo lahat. Sir, kayo ay matagal lang nasa Cambodia? Yes, sir. Ako po ay kasalukuyang nasa 16 years na po ito nagtatrabaho sa Cambodia. Opo. Ano bang kalimit ng trabaho na ating mga kababayang Pilipino dyan?
Dito sir, marami pong mga kababayan tayo nagtatrabaho sa garment factories. Tapos yung mga English teachers po natin dito ay marami rin, madami-dami din po tayo ng mga kababayan dito. Okay. Sa mga service hotels, sa mga service industry, meron din po tayo mga kababayan na nasa entertainment, mga ganyan po. Mm-mm. Opo, Sir Eric, sa ibang lugar, like for example sa Middle East, eh meron po tayong mga kababayan, mga OFW, ang nagrereklamo kasi nga ay nabubudol ho sila doon sa mga illegal recruitment na pwede po silang mag-apply. O, from Middle East, pwede silang mag-apply ng trabaho, for example, sa ibang mga bansa sa Europa o kaya sa may area ng Amerika. Iyon yung reklamo nila. Kayo naman po ay dismayado kayo dahil ipinagbabawal po dyan sa Cambodia yung direct hiring. For example, may OFW po dyan sa Cambodia na pwede siyang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa na, direct hiring na. Bakit po? At ano yung pangamba ng Cambodian government kaya ipinagbabawal po yung ganitong direct hiring? Kasi po sir, recently alam naman po natin din yung mga illegal recruiters po ay nagkalat na rito sa Cambodia, yung mga nag-hire po ng illegally sa mga kababayan natin dyan na kunwari ay papagtrabuhin po nila sa BPO company, and then pagkatapos po dito, iba naman yung magiging trabaho po nila na ibibigay sa kanila, yung iba po ay pinapahirapan, o iba, kaya yung iba, mas marami po sa kanila talaga ay mag-end up doon sa nagpapareskyo sa ating embassy para kuhain sila o tulungan sila makabalik ng Pilipinas. So, yun naman po ang pinaka-reason ng mga ng ating Cambodian government para sa mga direct hire. Yes po, yes po. Opo. So, saan humuhugot ng pagkadismaya yung ating mga kababayan dyan po sa Cambodia na nagbabalak na makapag-apply sa ibang bansa? I think nagkakaroon po sila ng mga problema kasi agad po nating itong implement, sir, na nasanay po yung mga kababayan talaga natin dito na yung iba pupunta po dito as tourist, tapos dito na maghahanap ng trabaho, at kapag nakahanap na ng trabaho, tutulungan sila ng employer nila mag-asikaso ng papers. Yun po yung napakamahaba, yun yung naging proseso po natin dito sa mahabang panahon. At yun din po yung karamihan sa ating mga kababayan dito, ganun po yung naging sistema. Which... Kaya ngayon, bigla ang ipina-implement itong no direct hiring, kaya doon nagsimula po yung pagkadismaya ng ating mga kababayan, sir. Opo. So, yung pagiging tourist po, di ba, tapos maghahanap ng trabaho dyan, ano po yun? Legal na paraan po yan? Tapos maghahanap ng trabaho sa ibang bansa? Yung sir nga po, hindi po siya legal yung ganong pamamaraan, yung pupunta rito, papasok dito sa bansang po, just tourist, tapos saka pag may naharap na oportunidad para makapagtrabaho, saka sila mag-i-start mag-process ng documents sila para maging legal na workers po natin dito. So, yun po yung naging problema ng ilang kababayan po natin. Tapos, bigla-biglang pinatigil yung ganong sistema, kaya yun po, nadismay yung mga kababayan natin. Opo. Sir Eric, may idea ka ba? Mga ganong karaming Pilipinong manggagawa ang nandyan sa Cambodia? Mahigit ko mo lang, sir. Meron po kami 8,000 kababayan dati na nagtatrabaho po dito sa kambansa. Dami rin pala, no? Oo. So ano ang take ng samahan ng mga Pilipino sa Cambodia dito po sa action na ito ng Cambodian government at ng embassy? Yun po, sir. Ang isa sa mga ano po natin, mandato ng ating organisasyon dito is para maging tulay sa mga pangangailangan nila. Kung legal na pangangailangan po yan, agad-agad po natin tina-turn over sa ating Philippine Embassy Office, sa Consular Office po. At ito naman ang masasabi ko po, ang ating pong embassy dito ay very responsive naman po sa mga ganitong klaseng problema. Kapag halimbawa sa organisasyon po natin, sa SAMAPI, kapag may lumapit ating kababayan at itinulog po namin sa kanila, agad naman po din ang tutugunan nito. Yun nga lamang po, dito mga nakaraang buwan ay na medyo madami-dami na talaga ang nangangailangan nating kababayan. Kaya naman yung embassy po talaga natin ay naging agresibo din sa pagpapatupad ng no direct hiring. So, paano po din sa proteksyon ng ating mga kababayan din? Oo po, so paano po yan? Yung mga kababayan po nating naging tourist po dyan at parang nag-TNT na yan habang naghahanap po yan ng magiging trabaho sa ibang bansa, ay baka uuwi na lang po ba yung mga maaapektuhan ng desisyon na yan?
Yes po sir, meron po tayong mga kababayan na talagang wala nang choice kundi umuwi ng Pilipinas pa kung halimbawa wala nandito sila tapos wala rin naman silang makita ng oportunidad. Talagang kailangan nila umuwi ng Pilipinas kasi kung hindi magkakaroon lalo silang mas mabigat na problema sa gobyerno. Halimbawa yung pagkakaroon ng working visa tapos hindi naman sila makakakuha nung kung talagang wala silang trabaho dito. So mayroon tayong fine dito kapag multa rito kapag nag-overstay ka nang wala kang visa. Opo, mga magkano ang fine po niyan, sir? Kapag nag-overstay ka po dito, sir, halimbawa wala kang visa tapos nag-overstay ka kung wala kang working. Halos 10 US dollars po per day na charge. Oo. So ang abiso po ninyo doon sa mga may tourist visa diyan at nakikipagsapalaran na makahanap ng trabaho papunta sa ibang mga bansa ay makipag-ugnayan sa embahada at kung uuwi na. Yes sir, yun po talaga ang proseso natin. Nakikipag-coordinate po tayo sa Philippine Embassy Office para po makauwi sila ng maayos sa ating bansa. At so mga kababayan, yung tanong niyo po kanina, yung mga kababayan natin nakikipagsapalaran pa rin, since meron na tayong pinapatupad na kailangan nilang dumaan sa ang tawag dito, employment agency. So yung ibang ginagawa natin, umuwi ng Pilipinas para pag-ayos at babalik nilang dito kapag meron na silang maayos ng dokumento. All Sir right. Eric, pwedeng matanong, mga magkano bang pasahod dyan sa Cambodia? Kung ikukumpara halimbawa sa ordinaryong manggagawa din sa Pilipinas, pwede ba nating ipagkumpara? Kasi sir, ang sahod naman ng mga kababayan natin dito depende po sa kumpanya na kumukuha sila. So ipagpalagay po natin sa mga teachers po natin, depende rin po yun sa mga schools na mag-aaral po sa kanila. So iba-iba po ng eskwelahan na pagkatrabaho ng isang teacher, iba-iba rin po ang sweldo na makukuha nila. Kaya hindi po natin maikukumpara ang bawat isang ano sa kanila. Pero ang masisigurado ko po dito ay higit po na mas mataas sa sinusweldo po ng mga kababayan na natin sa Pilipinas. Magkano bang pera nila dyan kumpara sa pera natin? Ito, nakita ko, 1 Cambodian riel is equivalent to 0.014 Philippine peso. Tama po ba ang palitan, Sir Eric? Yes po. Sabihin natin yung 1 Cambodian riel is parang 4,000 per US dollar. Kasi po ang currency po talaga natin dito is US dollar. US dollar. So ang ginagamit po na... Opo, US dollar po ang ginagamit namin dito. So ang ginagamit lang naman ng Cambodian riel dito is sa mga wet market, sa mga service ano like yung public transport nila. So yun lang naman. Pero kahit po doon ngayon ay US dollar po talaga ang mas kalimitan namin ginagamit dito, sir. All right. Sir Eric, maraming salamat po sa inyo ha. Magandang araw po at mag-iingat po kayo dyan sa Cambodia at kumusta sa ating mga kababayan dyan. Maraming salamat Sir Johnson and Sir Jonathan. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo Sir. Sige po. Sige na Eric Magno, ang presidente po ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o ng Samapi. Radyo sa Istreta. Bea. Maraming salamat. Ang inyong opinyon o anumang suwestyon, aming bibigyan ng panahon sa Opinion of the Day. Ano bang sabi ng ating mga kaserbisyo ng mga kapintig po natin sa survey na nawawalan daw ng interes na sa balita ang maraming mga Pilipino? Sabi ni May Padawan na isang essay, "Good morning sa pintig ng bayan. Di naman po ako magugulat kung nawawalan na ang mga Pinoy ng concern o ayaw na sa mga balita. Una kasi, nawala kayo sa mainstream media. Manabi na din mga online news na hango sa mainstream media na ginagawa na lang na blogging at sinasamahan ng iba't ibang pakulo para mag-click sa tao. Pero ako po bilang OFW, dito lang araw-araw nakatutok kasi po, dito ako nakaririnig ng kung ano ang mga bagong palabas na rules when it comes sa mga uuwi at babalik na mga OFWs, o yung paraw kanina. Plus the fact na kami mismo naging kasali sa inyong talakayan dahil nga po sa mga pa-question ninyo na naging interesting sa aming mga sumasagot, lalo pag nababasa nyo mga opinions namin. Kaya salamat sa inyo, kapamilya forever. Ayun. Si Caloy Torres naman, sabi po niya, hindi ho dapat iwala ang interest natin sa balita dahil ito po ang nagsisilbing pagkain ng ating isipan at nagbibigay po sa atin ng kaalaman kung ano nga bang nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating inang bayan. Sabi naman ni Mil Lim, kapintig Johnson at Jonathan, na weaponized na ng China yung TikTok para malibang ang mga Pilipino at mawala ang focus sa legit na balita.
Habang nalilibang yung iba, patuloy naman ang Chinese sa pagtungo sa mga bansa bilang POGO workers. Patuloy na pag-okupan nito sa ating EEZ. At para sa mga kababayan nating walang access sa legit na media, sila pa ang defender ng bansa. Sabi ni Minali Calao, good morning po, Jonathan and Johnson. Dapat po tayong makinig at manood ng mga balita para ma-update po tayo sa mga nangyayari at issues ng ating bansa. Sa case ko po, morning and evening ang pakikinig at panonood ko po ng balita. Hindi po complete ng araw ko pag hindi ko nakapakinig ng balita nyo o pagbabalita nyo. Certified teleradio listener nyo po ako, sabi ni Minali Calao. Thank you po. Si Angelo Canyazares, good morning po sa inyo, Daddy Johnson and Tito Jonathan. Bilang isang aspirant journalist, nakalulungkot po talaga na may mga Pilipinong nawawalan na ng interes sa panonood at pakikinig ng balita dahil ang balita ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao para malaman ang kaganapan sa buong bansa at sa mundo. Buti na lang na malaki na ang interes ko sa balita kaya lagi po akong nakatutok sa radio at TV at lalo ko pong chinecheck. Lagi ko pong chinecheck kung totoo o hindi ang isang news article. Si Louis Basco, happy Tuesday morning po sa dalawang handsome Tito Johnson and Sir Jonathan. Nakakalungkot po dahil yung iba, nakikinig o nanonood po sila sa mga fake news. Yung iba po, wala hong interes sa balita. Dapat po ma-appreciate po nila ang mga balita sa ibang platforms araw-araw, oras-oras dahil magagamit po natin yan sa araw-araw na gawain at gumawa po ng creative way na pagbabalita. Na-relate po sa lahat ng ages. Salute po sa lahat ng reporters and anchors na nagbabalita ng patas at totoo. Sabi ni Sir Art Samaniego, di na wala ang interes sa balita. Lumipat lang ng source. Dati, FB, ngayon TikTok. Ang problema, Sir Art, marami din tayo kasing mga lolo at lola, mga nanay at tatay na hindi naman into TikTok. So, kailangan talaga mag-imbento, mag-reinvent ang mga mamamahayan nasa Fourth Estate kung papaano natin mahihikayat lalo yung ating mga bata na mga Pilipino na tayo'y patuloy na tangkilikin. Sabi naman ni Wilbur Trainor, good morning po Johnson and Jonathan. Siguro dapat pong gumawa ang DepEd ng paraano programa kung papaanong maiinganyo lalo na yung mga bata na magbasa at manood ng mga impormasyon na totoong nangyayari sa bansa araw-araw at hindi puro fictional stories ang kanilang binabasa or pinapanood. Dati daw radyo, tapos TV. O tapos radyo ulit kasi radyo sa istrenta. Ayun. O. Kaya radyo na, TV pa. Iba yun ah. Para iba. Mula kay G. Jay lang. Wala tayong magagawa sa mga tao na ayaw manood o sumabay sa mga current events and news sa paligid. Di man siya responsibilidad, pero dapat maging aware ka dahil para sa siguridad mo. Para ma-inform ka at hindi ka huli sa mga pangyayari at the end of the day, be a responsible mamamayan. Sabi ni Tita Lina ho, kaya yung iba kulang po sa kaalaman sa mga information at mga balita dahil tamad po silang makinig at manood sa balita. Hindi tulad ko, talaga hong nakikinig sa DWPM Radio sa Estrenta. Next! Mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Monday to Sunday po yan para, para mag-abang ng information at balita na nangyayari sa iba't ibang dako ng Pinas at buong mundo. Importante po yan. Ganon din po sa flash report ng mga reporters, mahalaga po sa akin. Salamat! From Tita Lina ho ng Plaridel. Isa na lang si Ella Morales. I seldom read my news from the internet or other social media. I'd rather watch shows like yours, Smart Talks and News. Some news, though, like the West Philippine Sea, which is so frustrating when we are allowing ourselves to be bullied. I switch channels when this comes on, so on and on. Otherwise, I'd rather read my books or entertained by HGTV type shows on your cable. Nice to watch you both. Mayroon din talagang mga pag ito na yung mga pinag-uusapan, naiinis na sila. Pero, at the end of the day, kailangan din natin yan. At kailangan po ninyong marinig. Sabi ni sa ex lang, sabi ni Armando Nacional Jr., hindi ho naman na walang interes sa balita. Siguro selective na lamang po kasi iwas po sa negativity at fake news. Oo. Thanks po, Johnson and Punong Maestrado. At thank you din kay Guillermo Del Mundo ha, sa kanyang ako preferred ko pa rin po ang broadsheet. Nakakalungkot na marami hong mas gusto yung short news in digital format. Napupurol daw po ang utak ng Pinoy sa reading and mastery and comprehension ng English language and perhaps other dialects and languages. Sabi po yan ni Guillermo Del Mundo. At sa oras po nating 10:33, eto na! Ang inyong opinyon o anumang suwestyon, aming bibigyan ng panahon sa Opinion of the Day. Diyan yun, extra CBB ang tawag doon. May ganun. Bali na tayo ng mabilis ang happy birthday sa mga nagbe-birthday today.
Dahil ngayon pong araw na ito ng June 18, 2024, birthday ni na Hazel Alejandro. Hazel, happy birthday! Kakasi Jen G. Happy birthday! O paano mga kaserbisyo, muli maraming salamat sa inyong pagsama po sa amin sa nakalipas na isang oras at kalahati ng ating balitaan at kwentuhan. Tuesday pa lamang po ngayon. Tipid-tipid ng energy. Meron pa tayong Wednesday, Thursday, and Friday. Siya po si Jonathan. Thank you, Jonathan. Salamat, Daddy Johnson Manabat. Ito po ang Pintig ng Bayan. Susunod na Tatak Serbisyo with Tita Winnie and Ate B. Pintig ng Bayan!